bandang 11:30 po ng tanghali po, pinatawag po kami lahat ng commander ko, ni Director General Bantag. Dito po mismo sa opisina niya. Dating po sa akin, dito, gumaganyan lang ako eh, kasi siyempre, natakot na po ko eh. Bigla niya po inawakan ni Kamego. Tapos kinalan yung ano? Sinuso. Sinuso. Dito sa dibdib, binaon niya punti, hindi ko na nakayanan. Kung inayaan ko yung pagsaksak niya dito, hindi ko alam. Ngayon, patay na siguro ako. Ang ginawa ko lang, inawakan ko yung patalim, tinapi ko. Sa galit niya, dito niya sinaksak sa hita ko. Nung dito na sa hita, inayaan ko na lang. Tapos kinaumagahan, pinatawag po tayo, di ba pare? Maga-maga po yun. Opo. May binunod si Sulweta na pera. Eh, sobri. May lamang pera. Binang po yun para sa pananahimik namin. Yung sa akin man po, 50 din. Kaso lang, ayaw sana namin tanggapin yung 50 dahil yung nangyari nga sa akin, di ko matanggap ba? Baka sabihin nila, forget inmate kami, pira lang habol namin, hangad namin. Kung di namin tanggapin yung 50,000, ang sabi po nila sa amin na pag di nyo tanggapin to, mas lalo kayo mamublima dito. Wala namang kasalanan yung mga tao na yan. Nakorso na dahan lang. Eh, hindi naman dapat talaga ganun. So, importante talaga yung human rights, kahit mga PDL yan, eh, may karapatan sila, hindi sila pwedeng saktan. Napo kami, nakita ko namin doon. Siyempre, inuman na sila. Nakita natin yung alak. Oo, nandoon na sila. Alak, yung black label. Pinunit niya yung damit ko dito eh. Opo, yan. Pinunit niya eh. Iniyaan ko lang, akala ko punitin lang yung damit ko dito. At kasunod, yung Chris, tinutok dito, diniin sa akin. Pagdiin, di ko na maramdaman yung sakit, di ko na kaya yung sakit ba, sa sobrang sakit. Inawakan ko yung, ano, yung patalin na hawak niya, yung Chris. Ginanong ko, doon siya nagalit sa akin. Sa sobrang galit niya sa akin, nga, ginanong ko yung ano, nilipat niya dito sa paa ko. Nung nilipat niya sa paa ko, ito na nangyari. Yung hita, pagsaksak niya dito sa hita ko, hinihaan ko na lang. Yung Chris, doon sa ano, yung Mexico na ano, double bed. Yun na po, pumunta na po sa akin. Yun na nga, pinakaganyan po ko, tapos sinawakan yung kamay ko. Ginanyan niya po yung matalas. Sabi niya, papatayin na kita. Ayun, diniin niya po. Oo, tinuloy na po, diniin niya. Mga ganyan po, tumagos. Ayun po, dinunot niya. Sobrang dugo, dami. Diin ko tin sobre. Nabot sa amin. Eh, ayaw po namin tanggapin, siyempre. Para ngayon. Kung tinilang ko, pera lamang po. Yun. 50 mil, yun yung para sa katahimikan namin, manahimik kami. Kung panggamot ang pag-usapan dyan, mayroon ang pambili ng gamot. May pambili kasi itong nangyari ito, hindi ko ito lalabas, sabi ko. Pinilawin, kung di nyo tanggapin ito, ginanon kami. Kung di nyo tanggapin ito, mas lalo kayo maiipit dito. Siyempre, kami, no-choice kami, bilang inmate kami. Ito yung nagpapatunay na talagang kailangan ng human rights information or education program para, halimbawa ganito, mangyayari ito. Alam ng mga PDL na karapatan nila na magsumbong. Marami yan, maraming kaso yan. Hindi mauubos yan. Dadami pa yan. Kasi ang dami pa lumalabas sa testigo ngayon. More people are talking already about what happened before. Lumalakas ang loob ng mga tao magsalita na tungkol sa katotohanan.